since I'm on. What's up, Ketchup? Welcome back to our YouTube channel. Yes, today's video, magmimix tayo ng Young Living na aking girlfriend. Sisinga pa! Sisinga pa daw siya. Wait lang daw. Ha? Di ba, sumising ka talaga. Yung ginawa namin kanina ay yung pang rhinitis. 2 drops of citrus, and 3 drops of thieves, and 2 drops of, ano ba yung isa? Peppermint. Buka naman namin ang combination ng keloid wart skin tag. Let's do the combination. So, una natin siguro, yung base. Sabi dito, sunflower or grapeseed. Dito. Sunflower or grapeseed oil. Manahin natin tong ano. Ito yung pinaka-base natin. Craftology. Okay. Punayin mo na lang yung ano. Yung sunflower. Feeling ko ano siya eh. Magkakasunod yun eh. Frankincense ka ba dyan? Meron ng frankincense. Patingin ng frankincense. Ayan o. We already have the frankincense. 100% pure essential oil. Okay. Let's do this. Next. Meron tayong 10 drops of. Tapos, next, lavender. Kailangan natin ng lavender keme root. 100% pure essential oil. Yes! And then, kailangan din natin ng 10 drops of sunflower, grape seed, or sunflower. Pili ka na lang kung anong gagamitin natin. Itong sunflower or itong grape seed. Anong mas favorable mo sa dyan? Sunflower? Sunflower na lang. Okay, let's do this. Let's do the mixture. drop. Okay. Sakto ba to? Mm-hmm. Drop mo lang yan. Saan? Wala pong kumapatak. Gusto mo ako ng patak? One. Okay, naka-isa. Two. Ayan. Two drops? Mm-hmm. Two drops. Ano, kinakabahan ka? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oy! Kinabahan siya mga 300 times a day. Lavender. Wow, bladder. Lavender. Okay. Lavender. Let's do the lavender drops. Ilan? 10. 10 drops again. Let's do this. Go. Anong nangyayari? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 6, 7, 8, 9. Saan na? Okay. Ten. Good job! Paano yung oil? Madami. Feeling ko yung oil, nawala. Yung oil siguro lahat data lalagyan mo dyan, ipupunuin mo. Hirap naman pala maglagay na ito. Ubusin ba ito? Yung may tatanong sa'yo eh. Search natin. Ito dahil magiging base mo eh. Ibig sabihin, nabusin ka. Sure ka, ubusin yan. Tapos haluin natin. Sayo, nabuhin tayo sa YouTube eh. Ano tama rin sa YouTube? Para pag mali! Tama to, tumasakan sa akin. Ginagawa ko na to eh. Ha? Saka maya, ay, lumabas ang ano. Okay, last one, last two. Okay. Ano ulit? Ayan o. Nakita po natin kung feeling ko hindi po siya marunong magtakip. Okay, shake mo ng konti. Shake. Ang oils. Okay. Tapos?
Huwag natin ipapahib. Malamang sa mga warts, saan mo gustong ilagay sa mga nunal? After maligo? Sige, after maligo. Ayan! Here we go again. Napanood yun yung young living thing natin. Kasi siningit ko lang naman yun sa vlog na to. Pero yung main content na itong video na to, papakita ko lang naman sa'yo or i-update ko lang naman kayo about dun sa aquarium na binili natin. No? Ito na siya ngayon. After 1 month ata, or two or more. Ito na siya ngayon. Ayun siya ngayon. Ang nangyari, wala na siyang air pump or para mag-circulate yung tubig. Okay naman, kahit wala, sa ating ilaw. Yan. Ito na siya ngayon. Merong algae sa gilid. Yan. Yung buhay yung mga isda natin. Walang tubig yan. Ito yung media filter natin na DIY. Yan. And as you can see, buhay si Keroro. Ang ating betta fish. Okay, mag-focus ka. Ayan, si Keroro. And other molies. Here you go, man. Yan. Buhay na buhay sila. At tignan nyo naman yung ano natin. Hair grass. Medyo nagkaroon ng hair algae. Yung tinatawag. Yung mga puti-puting spot na yan. At dumami na rin yung mga tank cleaner natin. Yung mga rum shroom. Ang ginagawa natin, no? Kaya dumami yan, no? Hindi ko tinatanggal yung eggs. Pero pag medyo feeling ko na sobrang dami na, tinatanggal ko na. Kasi bangit naman pag sobrang daming ram's horn na snail sa inyong aquarium. Almost 1.5 months na siyang walang oxygen or filter man lang. Pero plan ko rin bumili ng bagong filter para hindi na ako meron hirapan sa paglilinis. No? Kasi kung wala ko yung filter katulad nito no, or oxygen man lang, okay yung ganito. No? Ganito mga isda yung alagaan nyo. Tips pala no, kung gusto nyo or ayaw nyo gumastos, no, pag ayaw nyo gumastos ng air pump or filter or oxygen para dito, no? Mag-alaga kayo ng mga isda na katulad nito na mga hindi masyado kailangan ng air pump or filter. Then, maintain yung cleanliness ng lugar para hindi mag-overpopulate yung mga bad bacteria and hindi mag-stay yung mga unnecessary chemicals na nire-release ng fish nyo. Like yan. Poops. Yes, may poops. Yan, dapat hindi palagi nandyan yan. Palagi yan nililinis. Dahil wala nga tayong filter para mag-circulate. And every week, no, dapat meron kayong weekly water change. Yan, medyo masaya naman yung mga isda natin, no. Actually, nagtagos yan, no. Nahiya. Camera shy si Keroro. Bakit nga pala wala na tayong water pump. Ganito lang kasi nangyari, pakita ko lang ha. Ito yung water pump na ginagamit natin. Although matagal na to, no. Pero, no, dahil di siya gumagana, at nalaman natin kung anong dahilan ko ba't di siya gumagana, dahil umalis lang naman ng mailang araw, pero pagdating ko, no, sira na siya. Dahil meron akong naispatan. Ito yung naispatan ko. Makikita nyo, no. Nagkaroon siya na, you know, kinagat siya ng daga. Ito yung pinaka-crucial no, sa pag-aalaga ng isda, lalo na sa mga equipment, no? Palagi nyo babantayan yung mga equipment nyo, palagi nyo chine-check. Lalo na ito yung sa mga wirings ng mga air pumps, air filters nyo. So, ayun lang muna no, yung update natin dito sa vlog natin, no, sa content natin, dahil may niluluto pa tayong content, no? Pupost ko rin yung content ko about sa workout vlog. Medyo nahinto tayo. Kaya ginagawa natin this year na bubuhay natin yung workout vlog natin. Habang binubuhay natin yung workout vlog natin, mag-ano muna tayo, substitute vlog dito sa ano natin, fish tank hobby. Yes. And other hobbies na pwede natin pag-usapan or mga tungkol sa mga buhay-buhay natin habang wala pa tayong mga road trip and other biyahe. And siguro dyan muna natin ito tatapusin. And let's call it a day.
Happy Valentine's! It's my Valentine's gift. Thank you so much. Whoops! Whoops! It's all yours. Bye! Okay, take it. Pressure. Ay, di ko natanggal yung pressure. Ikaw na naman. Earrings. Ngayon po, susubukan po natin yung ikaw. You know. Ano mo klaseng yung earring? Earpods.